Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At may pag-uusapan natin ng balitang, totoong malakas na nga daw po talaga ngayon, ang Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang balitang nagdesisyon na nga daw po ang Chicago Bulls sa trade sa pagitan ni Russell Westbrook at DeMar DeRozan. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, simula nga po na magsimula ang season ay nahihirapan na nga po talaga ang Brooklyn Nets na manalo sa kanilang mga laro. Kinakailangan pa nga po dito magtala ng malalaking puntos sa kanilang superstar si Kevin Durant para manalo lamang ang kanilang kupunan. Ngunit sa kanilang naging laro nga po ngayong araw kontra sa Indiana Pacers ay nanalo par naman nga po sila dito sa score na 136-133 kahit wala man ang 8 sa kanilang mahalagang manlalaro. Ilang oras nga po bago magsimula ang kanilang laban ay inanunsyo muna nga po ng Nets na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na sina Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons, Seth Curry, Joe Harris, TJ Warren, Royce O'Neal at si Nicholas Claxton na pare-pare may tinatamong injury ngayon. Ngunit hindi rin naman nga po ito naging hadlang sa kanilang team, gayong pinatunayan para naman nga po ng kanilang mga natitirang manlalaro na kaya para nila ditong manalo sa pangunguna ni Cam Thomas na gumawa ng 33 points kasama na ang kanyang manatitirang teammates na nagtala rin ng double digit sa kanilang naging laro. Kaya sa pagkapanalo nga po ng Nets ay masasabi na nga po natin na to na nga po talagang malakas na ang kanilang kupunan na meron ng kasalukuyang record na 16 wins at 12 losses kung saan pumapang-apat pa rin nga po sila sa standings ng Eastern Conference. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagdesisyon na nga po ang Chicago Bulls sa naibalitang trade sa pagitan ni DeMar DeRozan at Russell Westbrook. Alam naman nga po ninyo mga katrops na meron na nga pong mga nagsilabas ang balita ngayon sa internet o social media na isa nga po sa mga balak gawin ngayon ng Los Angeles Lakers ay ang pagkuha nila kay DeMar DeRozan gamit ang kanilang player na si Russell Westbrook. Bali gusto para naman nga po ng Lakers na makakuha ng at least isang all-star level na player gaya ni DeMar DeRozan, gayong ito lang naman nga po nag-iisang paraan para mapalakas nila ang kanilang lineup. Nababagay na rin naman nga daw po itong gawin ngayon ng Lakers, gayong kinukonsidera na rin naman nga po ngayon ng Chicago Bulls na mag-rebuild na ng kanilang lineup kasunod ng patuloy na paghina at pagbagsak ng kanilang kupunan. Ibig sabihin mga katrops, binabalakan na nga po ng Chicago Bulls na i-trade ng lahat ng kanilang mga manlalaro, especially si DeMar DeRozan. Kaya magkakaroon nga po ng chance ang Lakers sa pagkuha sa kanya. Ngunit base rin naman nga po sa naging pahayag mismo ng presidente ng Chicago Bulls na si Arturas Karnisubas, wala rin naman nga daw po itong interes sa pag-trade nila kay DeMar DeRozan papunta sa Lakers kahit makuha man nila dito si Russell Westbrook at ang mga future draft pick nito. Malaki para naman nga po ang tiwala ng Bulls sa kanilang kasalukuyang lineup, gayong hindi para naman nga po nila naabot ang pinakapotensyal ng kanilang kupunan. Kaya sigurado nga po na makakahabol pa sila sa standings ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.